Hello po! So, welcome again sa new episode ng Cher Kitchen. So, ito po yung ating kakailanganing ingredients for making carioca. So, yan po. Very simple. Check nyo lang po yung description for measurement and complete ingredients. Start na po tayo. So, yan po syempre. Kailangan nating balatan. Let's remove yung skin kasi hindi naman talaga po kinakain. So, kailangan natin linisin yung ating fresh tapioca or cassava. Ayan. So, ayan. Hugasan po natin mabuti ho bago natin i-grate. So, ayan po. Ang pag-grate, very challenging, no? Kung wala tayong machine. Pero sa amin, sa akin, na-enjoy ko naman siya. Naku po, dumudulas ng konti. Ayan. Ganyan po ang pag-grate niyan. And, I decided na hindi na i-cut para madali siyang i-grate, no? So, yan po. Yung middle part po niya, which is yung root po, kailangan din po nating tanggalin yan. So, pag in-grate natin yan, makikita nyo po, yan yung natirang root niya. Tapo na po natin yan. So, yan na po. Nakabuo po tayo ng 2.5 cups of fresh tapioca. Yan. So, then, yan na po siya, fresh. I will just add the powder po, which is glutinous powder. A half cup lang po yung in-add ko dyan. Yan, pwede na natin, pwede tayo mag-start na lagyan natin ng filling, then i-bowl na natin siya. Yan. Shape natin siya into balls. So, ganyan pong ginagawa ko. Very, yan po, nag-add na ako ng Nutella filling. Small amount lang po yung nilagay ko dyan kasi ayoko rin ng sobrang tamis. For sure, magugustuhan to ng mga kids nyo or for sure, magugustuhan nyo rin to. Try nyo po, very simple recipe and easy to make po siya. Ayan. I-check din po ninyo na ang kasaba, marami po siyang health benefits. So, try to google it po kung ano yung mga health benefits ng kasaba. Ayan po. Just make a bowl shape. Ayan. Before natin siya i-fry. Very easy po itong ano na to, yung paggawa ng carioca. Ma-enjoy nyo po for sure. So, yan na po. Ganun lang pong gagawin natin. Same procedure. Ayan na po lahat ang nagawa natin. Carioca balls. Ang dali lang po, diba? So, in a frying pan po, lagay na natin yung ating cooking oil. At kailangan mainit na mainit po yung ating mantika before natin ihulog si carioca balls. So, make sure lang po na habang niluluto natin siya, halu-haluin natin. Pag nakita nyo pong ganito, golden brown na siya, so, pwede na natin ilagay yung ating brown sugar. So, yan po, in the middle. Let it cook na maging arnibal siya, bago natin haluin and combined with our carioca balls. So, yan po. So, yan na po. Pwede na natin silang i-combine. Yan. Halu-haluin na natin para yung arnibal, yung sugar, mag-mix na dun sa ating carioca balls. Also, don't forget po, kailangan hindi ma-overcook. Kasi pag na-overcook po ang ating arnibal, mapait po ito. So, yan. Okay na po yan. And I will use barbecue sticks.
ilalagay nyo po siya sa barbecue sticks, make sure na nandyan pa siya kasi once na tinanggal nyo na siya sa frying pan, magdidikit-dikit na po yan because of the sugar. So, yan. So, habang nandyan siya, in the low heat, yan. Yan po. Nilalagay ko na siya sa barbecue sticks. So, ito na po ang ating carioca. Yan. Careful lang po kasi napakainit po ng mantika natin. Baka tumalsik o kailangan maingat po tayo sa paglagay sa steak. So, yan. So, yan na. Tara! Kain na po tayo. Tikman natin kung anong lasa nito. So, yan. Kuha tayo ng isa. Tingnan po natin. For sure, masarap ito. Naku. Ayan. Kung nakikita nyo, may chocolate feeling siya, oh. Nutella chocolate. Talagang konti lang yung nilagay ko para hindi siya too sweet. Naku. Ayan. Tikman ko na po, ha? Masarap. Masarap po siya, promise. So, try nyo pong gawin ito. Napakadali and easy recipe, very affordable, at very easy to make. So, try nyo po. Thank you po sa panonood nyo. Till next time, share po ito ng Cher Kitchen.